So magkano ang makukuha sa pag-ibig upon retirement? Ito po yung mga assumptions natin, ha? Meron tayong calculations dito. So una ay yung regular pag-ibig savings 1 or P1 yung pinag-uusapan natin dito. Number 2, complete ang ating contributions. And then yung start ng year of employment natin is 2000 onwards. So kung 1999 backwards tayo, hindi po kaya ng estimator natin kasi meron akong Google Sheet na ginawa that you can access later, ano? Tapos yung sa 2000 to 2010, ang dividend rates ay estimates yan kasi I was trying to look for the actual na dividend rate pero hindi pa po siya available, hindi siya available sa ano eh, sa pangalan nito, hindi siya available online, ang hirap siyang hanapin. So ang ginawa ko, tinignan ko yung record ko sa virtual pag-ibig tapos I did some calculation, so kaya estimates yung makukuha natin. Okay? And then from 2011 to 2021, ang dividend rate natin ay actual kasi ito naman ay ibinigay ng pag-ibig na sa website nila yon, no? We are also going to assume na consistent yung amount of monthly contributions natin. Tapos that means 200 pesos yung ating ano, no? 200 pesos yung ating contribution kapag tayo ay employed. Tapos kapag kasi tayo ay may employer counterpart na 100 dyan. Tapos kapag tayo ay self-employed, OFWs or non-working spouse, ang assumption ko ay 100 pesos yung ating contribution per month. Mababa lang, di ba? So by 2023, ito ay tataas mga 150 to 300 pesos. Tapos kapag 2024 naman ay 200 to 400 pesos. I think this is alinsunod doon sa panukala ng pag-ibig na na-approve na pero dinelay nila because of the pandemic. Okay? So kung nag-start ka ng trabaho noong 2000, tapos magre-retire ka ng 2040. Kasi usually 40 years yung ating ano eh, yung ating working years, no? Pag self-employed at 100, ang total na na-save mo ay 70,200. Pero pag may in-integrate natin yung dividend, you will get 162,000 pesos, no? Pag employed naman, 140,000 yung total na na-contribute mo, magiging 324,000 pesos siya, no? So, maliit lang yung maasahan natin dun sa P1 kasi maliit lang din yung nilalagay natin na na amount, okay? So freelancing or running your own business is not all fun and games the way most people make it out to be. Check out TaxSumo. It lets freelancers, business owners, and self-employed professionals file taxes online in minutes. That way, you can focus more on your passion and stop worrying on taxes. Sign up with us at www.taxsumo.com.